And isa pa mga partner, number 11, stop to win approval. Kadalasan mga partner, yung ginagawa ng mga tao, kapag ako, naranasan ko po ito mga partner, no po? Kumbaga sa bahay pa lang eh. Kumbaga yung, alam mo, yun yung gusto mo, yung ginagawa mo, mapupuri ng magulang mo. Di ba po, nakapag hindi napansin, ang sama-sama na ng loob mo. Nagtatampo ka na, no po? Ganyan po ako, no? No? Pero hindi pala tama yun, mga partner. Kumbaga, kumbaga gawin mo yung isang bagay, di ba, na kahit mapansin nila, di po ba? O kumbaga yung kung saan ka masaya, mga partner, na alam mo naman na wala ka naman ng kinatapakang tao, na alam mo naman na nasa kalooban naman ng Diyos yung ginagawa mo. So hindi yung gagawin mo siya para lang makuha yung approval ng iba. Di po ba, mga partner? Pag ganun kasi mako-conscious ka eh. Example, sample lang, no? Sample, magpe-Facebook live ka, no po? Ito po, maganda po yan, mag-Facebook live po kayo, no po? Kasi kumbaga isang paraan po ito ng self-expression, di ba, mga partner? So yung iba po, baka ang iniisip nila ay baka naman ang paano kung konti lang halimbawa yung ano, yung makagusto. Di ba mga partner, ganito po yan. Minsan akala mo lang yun, na konti lang yung nakakagusto. Pero ang mapapansin mo mga partner, sabi nga po noon, meron po akong, yung kauna-unahan kong mentor, ito po yung sabi niya sa akin noon. Sabi niya, alam mo Gary, kahit bata ka pa, in-example niya ako doon sa mga kasamahan ko noon. Kasi after 6 months, na-aral lang ako ng aral, attend ng seminar, nagulat sila, nabigla na lang ako nagkaroon ng production, nag-ipa akong top 2 sa buong company. Kumbaga, ginagawa ko po yung bagay na yun, no, mga partner, kasi gusto kong mag-aral. So, kumbaga, kahit purihin niya ako, kahit hindi, okay lang sa akin. Kumbaga, hindi ako nagsisik ng approval that time, no po? At ayun po, siya rin naman mga partner, ganun din naman po yung ginawa niya po, no? According to her, kumbaga hindi naman siya, ang kagandahan naman sa kanya, hindi naman siya nag-judge, no po? Buti na lang, no po, na hindi po siya nag-judge. Although meron ng mga kasamahan kami noon na parang sinasabi po sa akin na parang ano yan, inutusan lang yata ng nanay niya, nakikimerienda lang yata yan dito sa atin. So parang gano'n po, ano, mga partner. So yun po, kapag meron po kayong gagawin, make sure na gagawin nyo siya, hindi para mag-win lang ng approval ng kung sino mang tao, no, mga partner. Kumbaga, gagawin mo siya dahil masaya ka sa ginagawa mo, na alam mong nakakatulong ka sa kapwa, alam mong nakakapagpasaya ka. Alam nyo ba mga partner, na makapagpasaya ka lang ng kahit isang tao, napakalaking bagay. Bakit mga partner? Ang isang tao na yan may pamilya, tama po? Ang isang tao na yan may mga umaasa sa kanya. Maaring isa lang ang tingin mo sa kanya mga partner, pero ang isang tao, ang impact na nagagawa niya sa, di po ba mga partner, meron po siyang mga taong nai-influence din. Kaya isang tao, napaka-importante. Huwag kayong malungkot. Halimbawa, ang kausap mo, ang nakikinig sa'yo, isa lang. Di ba? O kaya dalawa o tatlo. Mga partner, maraming nagmamahal doon sa isa lang na yun. Di po ba, mga partner? So, yun po yung lagi niyong isipin. Ano po? Kumbaga, gawin niyo isang bagay. Kung alam niyong mabuti, huwag kayong mahiya. Ano po? Kahit walang pumupuri, okay lang po yun. Ang mahalaga, natutuwa ang Diyos sa inyo. Ano po? Next, mga partner, number 12. Take notes, no po? Alam niyo ba mga partner na napakagandang bagay po? Nakapag example, meron kayo ina-attend na seminar, kahit online yan o kahit actual. O kaya kagaya nito, no po mga partner, maganda po nagte-take notes po kayo. No? Bakit mga partner? Yung pong mga na-attend na natin, mga partner, resulta po yan, yung sineshare ng mga tao, ng mga speaker, resulta po yan ng experience nila sa buhay nila at saka ng mga pag-aaral din nila. So di ba mga partner, naka-save kayo, di ba, ng time, kumbaga experience niya na ang sineshare niya sa inyo. Hindi mo na kailangang magkamali muna bago ka matuto, di ba? Kasi di ba, isa sa mga kasabihan natin, learn from your experience, di ba mga partner? Eh minsan mga partner, yung matuto ka sa sarili mong experience, mahal. Bakit ko nasabing mahal? Example mga partner, maraming nagsasabi na bago ka magnegosyo, lalo na kung ang negosyo ang kapital, yung tipong mga kalahating milyon, 1 million, 3 million, yung milyon na, mag-aral ka muna. Di po ba? Tignan nyo naman mga partner, eto na lang eh. Kung ang mga bangko nga, mga partner, sino ba nagpapatok mo ng mga bangko? Ang tataas ng pinag-aralan, pero nagsasara pa. Isipin nyo na lang yon, mga graduate ng master's degree yan.
sa banking, sa economy, di ba mga partner, may mga doctorate degree pa yan. Pero bakit may mga nagsasarap ang bangko, di ba mga partner, hindi lang sa Pilipinas yan, ha? Kundi maging sa ibang bansa. Ngayon mga partner, kaya maganda po, di ba mga partner, na kumbaga, hindi tayo matuto sa sarili lang experience, kundi sa experience din ng ibang tao. Di ba po? Ayun po mga partner, no? So take notes, magandang nagte-take notes kayo para nababalikan nyo siya, no po, nare-review nyo. So ayun po mga partner, isa pa po, makinig po kayo ng mga, at saka magbasa ng mga self-improvement books, no po. Maganda po yan mga partner, no? Actually, ang laki ng naitulong po sa akin noon, no? Kasi sabi nga, kapag palabasa ka ng libro, nabuhay ka ng maraming beses. Totoo yan, nagbasa ka ng 100 books, para kang nabuhay ng 100 times. Grabe, no, mga partner? So, ayun po. Isa pa mga partner, pwede rin kayong mag-aral sa online, no po, ng mga bagong skill, no po. Tapos, stay in touch with your family, no po. Siyempre, mga partner, ang pamilya, ano yan eh, yan yung hindi natin dapat na papabayaan, ano po. Kasi, di ba, sasaya ka ba? Di ba po, lalo na yung mga padre de pamilya, yung mga madre de pamilya, mga partner. Di ba kaya nga kayo nandito sa mundo, di po ba? Kaya kayo nag-work para sa anak. Ayan. Kailangan ko kumustahin nyo po, di ba, yung mga anak nyo. Ano po, nasa Pilipinas, ano po, nasa ibang bansa. Kumbaga, yan po yung isang bagay mga partner na walang katumbas na pera. Yung, alam mo yun, yung magandang yung harmony ng pamilya, napaka-importante po niyan mga partner, ano po. Na masaya po kayo, nagmamahalan po kayo, walang katumbas na pera yan eh. Kasi aanuhin mo yung pera, di ba? Halimbawa, kumikita ka nga, di ba mga partner, sabihin na nating 5 million buwan-buwan na po. Pero yung sarili mong asawa, di ba, umiiyak, masama loob sa'yo, sarili mong mga anak, malayo ang loob sa'yo, di ba mga partner? So napaka-importante, di po ba, yung relationship, mga partner, sa pamilya, lalo na, no po? Tapos mga partner, ayun po, isa pa mga partner na magandang investment, pumili po tayo ng mga kaibigan, mga partner. Kasi po may mga kaibigan po na kumbaga hindi sila yung totoong kaibigan, mga partner. So pipili po kayo. Ayan, ngayong panahon ng pandemic, mga partner. So dito mapapansin ninyo, syempre lalo na marami ngayong hirap sa buhay, di ba mga partner? Ngayon mo makikita kung sino yung totoong mga kaibigan, kung sino yung mga totoong nagmamahal sa'yo, di po ba? Ayun po, kaya kumbaga marami ring buti ang idinidulot ng panahon na to mga partner. Kasi yung alam mo kung sino yung mga taong totoo na mga nasa paligid mo, ang laking bagay kaya nun, di ba? Napakagandang bagay po nun. Kasi anuhin mo yung dami-dami, di ba mga partner, tapos hindi naman sila totoo, ano po? Hindi sila totoong nagmamahal sa'yo, ayun po. So, ayun po mga partner, next mga partner, maging palabasa ng libro, ano po? Ay, nasabi ko na pala yun. Opo, so isa pa po mga partner, get rid of toxic friends, no po? May mga kaibigan ka ba na toxic tuwing kausap mo? Parang nai-stress ka? Kasi kinukwento na sa'yo, lahat na lang ng galit niya sa iba-ibang mga tao, di ba mga partner? Naku po, sobrang toxic. As in, kumbaga, meron, naku po, alam niyo mga partner, meron po akong na-encounter na ganyan. Nakaka-stress mga partner. Tuwing kausap ko siya, nai-stress po ako. Kaya sabi ko, Diyos ko po, parang ayoko ng ganito kaibigan. Kumbaga, alam mo yon, lahat ang tingin niya sa lahat ng bagay, mali. Lahat ang tingin niya sa lahat ng tao, mali. Except sa sarili niya lang. Kumbaga, parang sarili niya lang ang tama. Ano po? Sa lahat ng bagay, may nakikita siyang mali. Sa lahat ng bagay, may pinipinta siya. Sa lahat ng tao, may ipinupo na napaka sobrang negative. Mga partner, no po, pero pag yung sarili niya na, naku po, abot ang langit yung papuri sa sarili, eh di ba masyadong ano, so hindi maganda yung ganun mga partner, hindi yun man yung kaibigan, kasi kumbaga ang inilalabas niya toxin eh, di ba mga partner. Ayun po, pag ganun ayoko eh, nilalayoan ko, dapat layuan yun mga partner, kasi nakaka-stress po yun, at kapag ikaw nai-stress magkakasakit ka, di ba po. So para ayun, mag-invest ka sa sarili mo, dapat ang mga friends mo ay mga taong mga masayahin, mga taong mapagmahal, mga taong appreciative, na kahit oras lang, halimbawa, nakausap ka lang niya, binigyan mo siya ng konting time, na makinig ka, halimbawa, sa problema niya. Huwag naman yung buong maghapon, problema pinag-uusapan niyo, no?
pareho na kayong toxic nun. Di ba mga partner? So okay lang yun na medyo may hinihingan ka ng sama ng loob mo, pero let it be a few minutes lang, wag sobra. Sa Diyos natin ihinga yung mga problema natin mga partner, kasi siya yung talagang makakatulong sa atin. Isa pa po mga partner, maganda pa manood tayo ng mga educational shows, no po? Kung nanonood man kayo ng TV, ang maganda yan yung educational na, yung matututo rin pati yung mga bata. Hindi po mga partner yung wala namang matututunan, yung iiyak lang kayo ng iiyak, no po? Hindi po ganoon, no po? Tapos mga partner, maganda po na mag-start po kayo ng negosyo. Baka may mga nanonood dito, no po? Nagwo-work kayo nasa ibang bansa. Maganda po 'yan, mga ma'am, mga sir. Tsaka po yung mga nandito rin, no po, may taga Davao pa, oh. Hello po. Wala kayo, example ma'am, wala kayong ginagawa ngayon, wala kayong work. Maganda pong maganap kayo ng online na business, no po. Pero syempre, dapat maingat tayo. Hindi kayo basta naglalabas ng pera, no? Aralin nyo muna. Kasi sa gantong mga panahon din, alam nyo yun, kung hindi tumitigil yung mga taong masisipag, mga partner, yung mga negosyante, hindi rin tumitigil mga partner, yung mga scammer, no po? Kaya mag-iingat po kayo. Ako po, iwas na iwas dun sa kapag naglabas ka ng pera, wala kang makukuhang product. Umiiwas po ako sa mga ganun mga partner. Kukwentuhan ko lang po kayo ng konti.